Bago na rin po ng time slot dito sa amin, ano na siya, 6 a.m. to 10 a.m. lang po yung sa market. Kaya yun, sobrang kailangan mag-stock na po ng madaming pagkain para po, ayan, maiwasan po yung paglabas-labas. So yan, so ako, gustong-gusto ko na pong lumabas, gustong-gusto ko na pong pumunta sa shore para ma-check doon at saka sa shore to residences. Pero yun nga po, hindi po talaga pwede. Tsaka hindi rin naman ako doon makakapasok. Pero yung Shore 2 residences po ah, nag-email sila for the donation. Yung nga po, nag-accept po sila ng donation. Any kind of donation po. Para ata doon sa mga staff nila na na-stuck doon sa Shore 2 residences na hindi makauwi. Ayan. So today, saan kami pupunta? Oh my God, this is so, ano ah, deep. Ah, oh my God. So today, nakalabas kami. Ngayon is 4:15 in the afternoon. Punta kami sa, saan tayo punta? Terminal 3. Anong condo niya? Sarasota? Yan, we're going to Sarasota. I-meet namin yung isa niyang Korean friend. Kasi nga, may importanting kailangan kaming gawin. Kaya rin kami lumabas kasi hindi naman kami lalabas kung hindi importante. Ako naman eh, he trust me not you, di ba? Yan. Papahawak niya yung pera niya. Sa akin yung hindi sa kanya. Sa akin papahawak, hindi sa kanya. Mas trust ako ng friend niya kasi sa kanya. Di ba? Sorry. Kaya nga ako kasama eh. Kasi kung ikaw lang yun, kung sa'yo lang niya ibibigay yung pera, dapat hindi ako kasama. E di syempre sabi nun, ah, bring Kleng kasi I will give the pera to Kleng. Diba? Ganun. Walang tiwala sa kanya. Halika, nasamahan niyo na po ako. So dito, mga road widening sila, kaya tinanggal na yung mga bahay sa gilid. Oh. Pinagigiba na yung mga bahay. Ay, kung saan naman yung daddy? So ayan, yung bridge. Papuntang Taguig po yung skyway na yan dito. Ayan. Papuntang Taguig, BGC, tsaka Quezon City. Papunta nyo. Diyan ako dumadaan pa uwi. Pag-uwi ako ng Caloocan. Thank you.
Close po ang Resorts World Manila. Sarado. Labang 15 minutes. So, talagang minute lang namin siya para makuha namin sa kanya yung pinapabigay. So, bawi na kami. Ayan, so nag-road widening sila dito sa C5. Ayan. Oo, oh, tingnan mo yung gas. So, 30.52 na lang. 53 yung diesel. Guys, nandito na ako sa bahay and ayun, so yung dahil hindi ako makauwi sa amin sa Caloocan, inutusan ko na lang yung mga kapatid ko na mag-pack doon ng mga pagkain na ipabigay nga para dun sa mga kapitbahay namin at saka kung sino man na alam nila na kailangan ng pagkain, sila na lang po yung gumawa doon sa bahay, sila na lang din po ang namin, ito po, panoorin niyo po. So yung short residences, nauna na po ako doon magbigay ng donation sa kanila para po sa mga staff doon kasi nga po natrap po sila doon sa short two residences. Ayan. Ayan lang po yung munting maibibigay ko para sa kanila kasi yun lang po yung kaya ko. And ayun, so I hope po na magkaroon pa ako ng income para makatulong pa ako sa iba. Ayan. So yan guys, thank you for watching and please subscribe to my channel. Bye! Guys, welcome back. So, dahil wala akong magawa, ayan, magluluto tayo ng side dishes. Alam mo naman yung mga Koreano, madami sila sa table nila lagi ng mga side dishes pag kumakain sila. So, papakita ko sa inyo kung paano ako nagluluto ng mga side dishes niya. Kaya yun, tingnan mo, laki-laki lang dyan. Kasi, kain ang kain. Kaya minsan, hindi na ako masyadong nagluluto kasi upusin niya lahat nung pinagluluto ko. Ayan, kung hindi niyo pala natatanong, graduate po rin ako kasi ng food and bev. So, yun po, nag-experience po ako maging chef. Nagtrabaho po ako as a chef before. So, ayan, ang lulutuin ko ay seaweed side dish. Ayan, so, kailangan natin ng seaweed, tapos onion, tsaka garlic. So, yan. Oil. Sabihan natin. Low heat lang. Low heat.
sesame seed. Tapos salt and pepper to taste. And yung last natin, sesame oil. So ngayon naman, magluluto kami ng dumpling soup. Ayan. So onion, garlic, spring onion. Ayan. So you need to put the garlic, tapos garlic pa lang sa water. Garlic, fish powder. Fish powder, garlic. Okay. Are you sure merong egg yan? Maybe walang egg. Yan ha. Boiling. Are you sure? Dumpling soup. Make sure masarap yan ha. Well,